Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagkisihang lahat ang ating mga naging kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nanalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna ng isang mahabang panahon, mababang punong kahoy, sinabi niya sa kanya, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaak at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga lider ng Israel. Sabihin mo sa kanilang napakita ako sa iyo, akong Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, nina Abraham, Isaak at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupa sa Kanineo, ng mga Hiteyo, ng mga Amoreyo, ng mga Pereseyo, at ng mga Hebeyo, at ng mga Hebuseyo. Pakikinggan kanila, pagkatapos, isama mo ang mga lider at pumunta kayo sa Faraon. Sabihin mong, akong Panginoon, ang Diyos na mga Hebreyo, ay napakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw pupunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya dinadaan sa daas. Kaya ipadadamo ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan na niya kayong umalis." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan.
ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binibitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako rin ginawa kay Isaak na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ginawa ng puon ay kusang pinarami. Ang kanyang hinirang, pinalakas ito higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinututulan niyang doon sa Ehipto, sila ay itakwil. Ipabusabos at pinahihirapan ng gawing alipin. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Saka inutusan itong si Moises, sinugo ng Diyos. Siniguro niya pati si Aaron ang piniling lingkod. Ang bansang Ehipto'y maraming himalang ginampanan sila. Sa utos ng Diyos, maraming himalang doon ay nakita. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia. At sumaiin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y papagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat at sa mga nakikinig sa atin sa radyo, ng Archdiocese, nanonood, via live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Mamaya pong alas 8 ang magmimisa ay ang ating mahal na Arsobispo. Mga minamahal na mga kapatid, ang tao hindi pwedeng walang relasyon sa Diyos. No? Tayong mga tao, hindi pwedeng walang ugnayan sa Diyos. At pagka ang tao'y walang ugnayan, naandyan ang lahat, ano? Kipanghihinaan na, no? Mapapagod ka na, mahihirapan ka na. Hindi pwedeng talagang ang tao'y malayo sa Diyos. Kaya kung titingnan mo ang iyong sarili ngayon, sa iyong mga pinagdadaanan, ano? Pakikinanghihina, no? Napapagod, na-stress, ano? Sa panahon ngayon, sa dami ng gawain ng tao, dami ng pinagkakaabalahan, ano? Titingnan mo ngayong sarili, ako ba'y laging pagod? Ako ba'y laging hirap? Ako ba'y sumusuko na? No? Tingnan ninyo, pagka ang inyong sarili nakikita ninyong lagi ng stress na kayo, pagod na kayo, no? Baka tingnan din, baka kayo'y naagwat ng unti-unti sa Diyos.
sapagkat ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kaligayahan, ng kasaganaan, no, ng lahat ng pagpapala ng tao. Kaya kapag tayo'y umagwat diyan sa pinakamalaking source ng lahat, talagang makakaranas ka ng maraming kakulangan sa iyong buhay. Pero pag ang iyong sarili, pinaigting mo ang iyong relasyon sa Panginoong Diyos, no? Hindi ka mauubusan sapagkat konektado ka sa isang pinakamalaking pinagmumulan ng lahat ng hinahanap mo sa buhay. Kaya nung sabi ni Jesus, kung ikaw ay pagod na, napapagal, nahihirapan, ano, kung ikaw ay napapalayo na sa akin, ngayon, come to me, lumapit ka sa akin, at ikay makakaranas ng kaginhawaan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso pagkat inibig mo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito ay walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagkupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan.
Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig niyang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan,
lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pag-aawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as a National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Pinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa Panginoon. Ika-lima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad or ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilyana ng San Pedro pinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga nakreserve na schedules noong nagdaong taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. At sa darating pong linggo, ika-23 ng buwan, ay araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo at ipayag kanyang pagkalingat habag isa buhay pag-ibig at katarungan tanda ng kanyang kaharian.